What's up sa inyo mga kasapi? Ako na naman po yung muli nagbabalik. And sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung YouTube filming setup ko dito sa kwarto. Bibigyan ko rin kayo ng tips about sa camera settings, lighting, and itong audio. Disclaimer lang po, hindi po ako professional para sundan nyo talaga yung gagawin ko. Yung mga natutunan ko lang din po ay ina-apply ko lang din dito sa YouTube filming setup ko. Depende na po sa inyo yung susundan nyo tong settings ko or mga i-advise ko. So ang unang i-share ko muna sa inyo ay yung about sa camera ko. So ang gamit ko pala ay M50 and yung lens po na gamit ko ngayon ay 35mm na 2.0 yung pinakamababa niyang aperture. Ayan, yung tripod ko naman is Moment Play, yung may built-in na ball head na siya. Ayan, so yung cellphone ko naka-setup dyan sa taas ng camera ko kung makikita nyo. Ayan, so pinapakita ko sa inyo ito kasi kung kayo ay walang camera, cellphone lang yung gamit nyo, ay kaya nyo pa rin ma-achieve yung ganitong setup. Basta, meron kayong lighting. So yung gamit ko pong frame rate ngayon is 24fps. Then yung shutter speed niya is 1 over 50. Bali, dodoblehin mo lang yung frame rate niya. Kung gamit mo ay 30 frame, gagawin mo siyang 60, di ba? Kung 60 naman is 120 yung shutter speed mo. Then yung ISO ko dyan is 200. Kaya naka 1.4 ako dahil gamit ko yung speed booster. Yun nga lang, medyo nababawasan yung sharpness niya dahil meron pa siyang glass bago yung sensor niya. Then yung picture profile ko is standard lang yan dahil YouTube lang naman to. Sa white balance naman ay naka white priority ako. Bali, ito yung isa sa magandang feature ni M50. Ano niya, parang puputiin niya yung itsura mo. Naka-manual po yung settings ng camera ko and yung lens ko naman ay naka-auto siya. Naka-tracking po tayo guys, kung mapapansin nyo meron akong square sa mukha. Natatrack po yung pag gumagalaw ako. Ayan, sinusundan siya ng lens. Ayun, yun yung isa sa tip ko pag nag-shoot kayo ng ganitong sit-down vlogs na naka-tracking kayo. So tip ko lang din sa inyo, set nyo na yung camera nyo na kung ano yung gusto nyong mangyari or kung ano yung gusto nyong kalalabasan niya para sa editing, hindi na kayo masyadong maraming ginagalaw or ina-adjust kasi nakuha nyo na siya sa mismong pag-shoot pa lang. So malaking bagay yon, especially dito sa ginagawa nating paggawa ng video, di ba gusto natin malabas agad yung video, nagmamadali tayo para mas marami pa tayong magawa. Kung mapapansin nyo, medyo malayo yung camera ko sa dito sa inuupuan ko. Dahil yung lens na yan, naka-fix po yung focal length nyan. Dahil prime lens siya. So, medyo malayo siya sa akin. So, medyo maliit lang talaga tong kwarto na to guys. Parang isang dipa ko lang to. Yung lapad niya, pero yung haba niya, mga dalawang dipa. Yan, meron ako naka-setup dun na yung parang dikitan nung ano, yung colored paper na pwede mo lagyan ng note. Minsan kasi nag-shoot ako, tapos ililista ko na yan dyan, tapos didikit ko siya dyan, or may ano yun, yung may pin na itutusok mo lang siya. Etong tripod na to, hindi talaga to dapat yung stand niya. Medyo sira na kasi to, hindi ko na to pwedeng lagyan ng camera kasi delikado na siya. So, nilagyan ko na lang siya ng light. Nabili ko lang din yan sa Lazada. Available yan, lalagay ko dun sa description. DIY ko lang po yung diffuser nito. Nilagyan ko siya ng Tupperware na di na ginagamit. Binasag ko yung pinakababa niya, yung base niya. Then kinabit ko siya din sa light. At nilagyan ko siya ng diffuser na cloth dun sa extra ng falconize ko na ilaw. So yan, kung mapapansin nyo, hindi po yan key light guys na yung malaki talaga. Wala po akong ganon kasi medyo masikip na rin po din sa kwarto pag nilagay ko pa yon. Pero mas maganda talaga yun yung gamit mong light na disaksak talaga siya sa kuryente at meron talaga siyang power na ma-adjust mo yung lakas niya. Yun talaga yung pang-professional na talaga. Ito sa akin guys, parang ano lang to, kung sakto lang talaga to na kapag light sa mukha ko, papansin nyo medyo madilim pa dito, pero ano ko naman yan, sadya naman yan kasi ang gusto kong ma-achieve kasi yung medyo madilim rin talaga dito na may blur. So dito naman sa likod ko ay meron akong nilagay na light stand dito and nakakabit dito yung F7 fold ko na ilaw, ayan siya. Nakalagay yung honeycomb grid kung mapapansin nyo. Yan yung ilaw na tumatama dito sa ulo ko. Yan, dito sa side, yung pink na kulay. Yan. Tapos, ito naman sa likod ko, yung F7 pocket light. Kaya adjust ko siya. Yan o, ba? So, yan. So, yan yung ilaw ko sa likod. Dalawa sila na RGB yan. Ito, may purpose din to, itong LED strip. Ito sa likod. Lalagay ko rin to sa description kung gusto nyo maglagay din ng ganito sa mga monitor nyo.
Nilagyan ko yan dyan kasi para magmukhang floating yung monitor mo talaga. Kung mapapansin nyo guys, meron kayong maririnig pa rin na aircon ngayon. Kasi pag pinatay ko yan, talagang sobrang init talaga. Kasi wala na, wala nang hangin dito na nakakapasok eh. Yan lang naman yung light ko. Then meron ako dito sa taas na fluorescent. Yan o, utusan ko yung kapatid ko na pabuksan to ha. Tingnan nyo yung mangyayari. Paki-on nga nung ilaw, yung fluorescent sa taas. Ito guys, yung ginagamit ko dati na pag nagsisit down vlogs ako, DIY lang siya. So, dyan ako nagsimula sa fluorescent na yan. Yan lang yung ginagamit ko. Ngayon, proceed naman tayo sa audio. So, ang gamit ko pong mic dito is itong mic D1. Yan. So, meron siyang ganito, yung foam filter. Yan. Alagay talaga yan siya dyan. Kapag mag-shoot ako ng YouTube video, ay tinatanggal ko po yan. Yan. Para mas crisp yung ilalabas niyang audio. Tsaka, inaangat ko to para hindi siya pumasok dun sa frame. Yan. So, yan yung distance niya. Mga nasa isang dangkal. Bale, itong boom arm, hindi ko na po to tinatanggal-tanggal dito. Dito na talaga siya nakafix. Yan. Para pag nag-shoot po ako ng... Pag nag-shoot po ako ng mga ganito na content, na ganitong sit-down vlogs, iuurong-urong ko na lang. Yan. So, ibababa mo lang siya ng ganyan, or tataas mo. Yan. Siyempre, tataas mo siya para hindi siya makita sa frame. Madalas, ito yung ginagamit ng mga filmmakers sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, marami na rin gumagamit ng shotgun mic. Pero yung iba talaga, condenser, especially dun sa mga streamer. Tapos, ang audio na to ay nakadirect siya sa M50 ko. So, ito yung isa sa gusto ko i-share din sa inyo na maganda kasi to guys dahil itong shotgun mic, powered siya ng Phantom Power. Dadaan siya dito sa mixer, then dun sa M50. At meron tong lagay ng earphone, bago ako nag-start, pinapakinggan ko muna siya. Pero dahil memorize ko na yung settings nito, alam ko na kung saan siya isiset, matik na yon, hindi ko na siya ginagalaw, nakaganyan na talaga siya. And ang kagandahan ng mixer na to guys, ay meron siyang Bluetooth. Iko-connect ko siya sa Bluetooth, yan, itong phone ko ah. Siguro naririnig na to dyan sa camera, nakaplay yung no copyright music, ito siya. Hindi natin siya maririnig dito kasi nakakonect na nga siya sa mixer. So try natin i-adjust yung gain niya. So try natin, baka naririnig na to dyan sa camera. So yun, ganun nyo siya magagamit. Yun yung advice ko kung meron talaga kayong budget, kuha kayo ng mixer. Piliin nyo pala yung may Bluetooth. Yung setup ko na to, hindi pa talaga to pang professional talaga na as in katulad yun sa mga filmmakers sa ibang bansa na gumagamit na sila ng mga keylight talaga na sobrang lalakas. So nasa inyo lang naman yan kung paano nyo i-maximize yung mga gamit na meron kayo. Pag-aralan nyo lang sa YouTube, marami nagtuturo dyan paano yung lighting, kahit cellphone lang. So gagawa po ako ng video na papakita ko sa inyo na kahit phone lang yung gamit para at least 'di ba ma-inspire kayo na hindi po porket phone lang hindi na kayo makaka-setup ng ganito or hindi na kayo makaka-shoot ng mga ganitong klaseng video. Ayan, pag nag-edit na pala ako guys, meron pa akong tinitweak dito na na grading yung sa mukha ko kasi medyo kitang-kita talaga yung mga butas-butas diyan. So hindi ko siya pinapa-sharp. So sa editing ko ina-achieve yun ganun. So yun lang naman yung ina-adjust ko na. Kung ano yung sinuot ko, nag-adjust na lang ako ng konti. So advice ko lang para sa mga nag-i-start pa lang, hindi naman agad-agad nga na magkakaroon kayo ng mga ganitong gamit agad na may ilaw agad kayo, di ba? Dahil ako rin po nung nag-i-start ako, talagang walang-wala din yung mga cellphone lang din. Actually, meron nga ako mga video na cellphone lang yung gamit ko, mas marami pang views eh kaysa dun sa mga professional na dating na konti lang yung views. So wala talaga yan guys sa ganda ng setup mo, nasa content pa rin yan kung ano yung, di ba? Ano yung magte-trend talaga. Kung phone lang pala gamit mo, mas maganda mag-invest ka sa lighting. Yung audio, kaya naman yan i-edit eh. Kumbaga, kahit audio ng phone, pwede pa rin yan guys. Basta marunong ka lang kahit paano sa editing mag-tweak, mag-ayos ng audio. Pero yung lighting talaga, pag maganda yan or malakas yan, mas makakokontrol mo kasi yung ISO niya. Kumbaga, yun yung sikreto sa phone kasi na pag na-set mo siya ng mas mababa, mas maganda yung quality na mailalabas ng phone mo. Kaya naman, yung iba medyo grainy siya kasi pag nag-shoot kayo ng auto lang, di ba? Yun yung, kung ano yung gusto ng camera,
ilabas, kunwari madilim sa madilim kayo pumuesto, syempre itataas niyo yung ISO dahil naka-auto siya eh. Pero pag maganda yung lighting niyo, naka-phone lang kayo, sigurado kahit mababaan niyo yung ISO ng 100 to 200, mas maganda talaga yung quality na ilalabas niya. Sigurado 'yan dahil na-try ko na 'yan. So next noon, kung meron ka pang extra na budget, ay bilhin mo tong boya. Kasi madalas naman sa atin ngayon, nasa bahay lang nagbi-video, 'di ba? So pwede kang gumawa ng tutorial katulad ko, yung mga nagsi-sit-down vlogs din. Itong mic na to, sigurado hindi kayo papayaan ito. So Feiyo Pocket pala yung ginamit ko pang shoot diyan sa mga BTS dito sa kwarto, dahil syempre ginagamit ko yung camera. So basically yun lang yung YouTube filming setup ko dito sa kwarto. Ayan, at nalaman niyo na kung gaano kagulo. Kasi syempre makikita nyo lang sa video na maayos, pero yung sa likod niyan talaga makaalatan. So yun lang, sana may natutunan ulit kayo sa ibinahagi ko sa inyo. And sana ma-apply nyo rin to sa sarili nyo kung kayo ay katulad ko na nagsisit-down vlogs. Meron po ako ilalagay na Lazada affiliate link sa description ng mga gears na nabanggit ko sa inyo. Pag kinlik nyo po yan or nag-purchase kayo gamit ang link na yan, ay makaka-receive po ako ng small commission na makakatulong para magpatuloy pa tong channel na to. At sa mga nakaabot sa part na to, ay maraming salamat sa inyo. Huwag nyong kalimutan mag-comment and subscribe kung nagustuhan nyo lang naman yung video na to. At kung gusto mo pa mapanood yung mga ganitong klaseng content, ay click mo lang yung subscribe button and turn mo yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So yun lang, kita kasi na lang ulit tayo sa next video, and that's all. Paalam!